Mamshi, Luma Papshi, welcome back to my channel. Teresa Bisaya per Bicolana, yung tinderang Bicolana. And guys, pupunta tayo ng bayan ngayon dahil meron ako mga bibilhin na wala sa alingpuring at saka sa grocery. Ayan, titingin-tingin ako sa bayan na mga mabibili dahil pupunta sa bayan yung ate ko. Sabi ko, sama ako para naman kahit papano yung kita natin kagabi and may pamili natin ngayon, di ba? Kaya yun guys, keep on watching. Hello guys, hello mga mamshi, hello mga papshi, welcome back to my channel. Teresa Bisaya pero Bicolana, ang yung tenderang Bicolana. Marahay na ugto sa Indogabos, hapon na, merienda na. Ayan guys, galing tayong bayan, pumunta ko ng bayan kasi may mga binili ako na wala sa grocery, tsaka sa Pure Gold naman, kay Aling Puring yung pupunta dito sa atin. Ayan, hindi ko naman nakikita yung mga item nila. Hindi katulad sa grocery na nakikita natin yung mga item, di ba? Pakita ko sa inyo guys, or i-share ko sa inyo yung mga binili natin sa bayan. Ayan, katulad na lang nitong aking tcharan, ayan, perdible, ayan, di ba? Dati, bumibili ako nito sa Divisoria. Yung ganito ko nga ay inabot yun ng halos isang taon. Halos mahigit isang taon din bago naubos yung ganito ko. Tapos ngayon bumili tayo uli. Kasi may mga bumibili rin naman, kaya lang hindi nga lang maramihan o hindi nga lang araw-araw, di ba? Kaya ayan, bumili pa rin naman tayo ng perdible. Ayan, bentahan ko nito ay piso. Piso isa. Pag may bumili ng isang ganito, bibigyan natin 10 piso. Ang laman nito ay 12 na peraso, di ba? Ayan. Ang bili ko rito ay 130 pesos. Ayan, sa Divisoria siguro mga ano lang to, wala pang 130. Pero ganun din naman kung sa Divisoria ako, ito lang yung dadayuhin ko. Magkano yung pamasahe, di ba? Kaya pag pumunta tayo ng Divisoria, kailangan talaga malaki yung budget natin kasi malaki din yung babayaran natin sa sasakyan. Tsaka ano, parang simula na nagkaroon tayo ng ECQ, parang hindi na ako nagbalak na, parang nawala na sa isip ko na pumunta ng Divisoria pa or magplano. Talagang wala sa plano. Tapos ito guys, ayan, ito naman, ayan, cotton buds, diba? Ang dilim. Diba nung nakaraang linggo lang, doon sa dumadaan, sa mga nagdadaan na nakabike, ayan, nakabili tayo kay kuya nito. Alam ko naman na mura lang naman to sa bayan, kay kuya ay 80 pesos. Pero bumili pa rin tayo dahil wala na talaga akong stock noon. Hindi na ako makapaghintay kasi hindi pa naman yung time ng pagpunta ko ng bayan. Kaya ito, bumili ako nito kay kuya noon ng mga nakaraang linggo. Tapos meron pa naman ako pero bumili na rin ako dahil ito lang yung mga sinasadya ko talaga sa bayan, di ba? Kaya ayan, bumili na ako para meron tayong stock. Tapos meron din akong biniling ayan, white envelope sa sobre. Wala naman naghahanap nito pero may one time kasi naghanap. Tapos at least meron tayo, 'di ba? Siguro baka buti na din 'to ng isang taon. 'Di ba? Nakakabili lang naman ako ng mga item na hindi fast moving kapag medyo meron na tayong extra income or extra kita. Kasi syempre mas uunahin pa rin natin yung mga fast moving kaysa sa mga ganitong item, di ba? Kaya meron tayong small, ayan, bili ko rito ay 20, ito naman ay 30. Dito meron tayong kita na 20 pesos, kaya lang, yun nga sabi ko, hindi naman siya fast moving. Baka butin to ng isang taon mahigit. White envelope, ayan, meron tayo dito, bili-bili na kayo. Tapos meron din ako ng biling nail cutter, ayan, maliit lang siya pero kahit papano pag may naghanap meron tayong maibibigay, ayan, nail cutter. Ang bili ko rito ay 75 pesos, ayan, benta ko ng 10 piso, meron tayong 45 pesos. Yun nga lang, kagaya ng sabi ko, hindi siya fast moving. Ayan, nail cutter. Ayan, maliit lang siya ha, maliit lang, ayan, pwede lang siya sa ano, 10 pesos. Sa ano nga, isa bayan nga, yung sa tabi-tabi, 15 to eh, diba, 15, kaya mas mura dito, dito na kayo bumili. 10 piso lang, maliit nga lang siya, pero okay na, makaputol pa rin ang kuko. Tapos, bumili ako ng, ano yun, 2,000 years later. Tapos ayan guys, bumili tayo ng, scotch tape. Ang bentahan ko dito ay 7 pesos. Tapos, ayan. Ano ba yun?
Tapos, bumili rin na tayo ng crown band. Ayan, ito yung mga sinasadya ko talaga sa bayan. Ayan guys, yun lang naman nabili natin dun sa, ano, dun sa ibaba ng Hotel Moco. Ayan, yung dating nasunugan dun sa bayan, na kay, tiyatawag ko kasi silang incheck. At saka meron pala silang FB page. Ayan, sa mga gusto mag-reseller, ito siya. Link. Ano ba, nakalimutan ko? Sana may lagay ko siya. Ayan guys. Tapos, ano pa, ang kagandahan pa nito, ayan, meron tayong notebook. Eh, syempre yung notebook, binili natin sa kanila na 10 pesos, 10 piso. Tapos, inilalagay nila yung price na nabili mo. Ang nakalagay dito ay 975. Pero ang binili ko lang naman ay 395, diba? Kasi yung sa ate ko, sinama ko na rin yung resibo niya dito. Kaya 975. Bala na lang naman to, points, ayan. Ang sabi, tinanong ko kung sabi ko nga para saan to, sabi points nga. Worth 500 pesos, 1 point. Diba? Okay na rin yun. Tapos every month yata, may binibigay yung may-ari sa customer, diba? Kahit matagal, makaipon tayo dito, diba? Ayan, meron tayo 975. Tapos, kada punta natin, or kada bili ko, kailangan dala ko tong notebook na to. Tapos, in-offer nga sa akin yung FB page nila na mga reseller. Ayan, sana ma-search ko para mailagay ko rito. Pag wala na nakalagay, hindi ko na-search. Nakalimutan ko. Ayan guys, bumili rin ako ng asin. Ayan, 2 kilo lang muna yung binili ko. Pero, meron na akong nakita na bibilhan na isang sako. Siguro bibili na ako ng isang sako pag andito yung asawa ko para meron kaming sasakyan. Kasi kanina, ang hirap talaga. Parang naranasan ko naman yung dati-rati noon na pag namimili ako sa bayan, talagang ang dami kong dala. Kasi hindi kami nagpabuhat, hindi kami nagkuha ng tagabuhat. Kaya kami lang talaga yung nagdala. Kasi ang isip ko kasi kunti lang naman pero napakabigat pa rin. Napakabigat pa rin yung dala ko kanina. Kaya ito, kaya bumili lang muna ako ng 2 kilo. 24 pesos, ayan, 2 kilo. Tapos, dun sa tinanungan ko, 250 yung isang sako, di ba? Kaya, sa Linggo, ayan, bibili ako nun, babalikan ko yun. Tapos, ayan lang naman. Tapos, sa labas pala, guys, namili tayo ng Max Glow, ayan. Ang binili ko na nito ay isang dosena, ayan siya. Di ba? Chan, ayan, dilim. Ayan, isang dosena. Di ba nung nakaraan, nung unang-una kong bili ng ganito, Max Glow, ay 3 piraso lang yung binili ko. Tapos, nung next natin bili, 5 piraso. Tapos, ngayon, ayan, pinag-isang dosena ko na siya. Ayan, nakuha natin siya ng 15 pesos ang isa. Kasi ang isa talaga nito, guys, ay 17. Kung bibili ka nito ng 5 piraso o 10 piraso, tapos hingin mo ng presyo na 15 pesos, ayaw nilang ibigay. Ayan, kung gusto ko raw, isang dosena yung kunin ko para ibigay nila ng 15 pesos, diba? Okay na rin, kaya kumuha tayo kasi hindi naman siya pagkain, kaya hindi siya, wala siyang siraan. Panghugas siya ng plato. Ayan, panghugas ng plato. Ang dilim ko na naman. Ang dilim. Tapos yun na nga, bumili ako dun sa mga gummies, mga candies. Bumili ako ng mga Westley, siguro wala pang 900 pesos yun. Ang problema ko ngayon, naiwan ko, samantalang kung babalikan ko siya ngayon, magkano yung pamasahe, pagpalagay ng 100 pesos. Tapos hindi lang 100, kasi yung pamasahe namin dito sa Padyak ay 12 pesos or 15 pesos. Tapos sa tricycle pa ay 50, nibalikan, di magkano 100 pesos. 120 mahigit, diba? 130, balikan yung pamasahe, kaya sayang. Naiwan ko talaga siya. Sana bukas, meron tayong budget na pamimili. Meron tayong budget para sa paggrocery, ayan. Para hindi naman sayang yung pagpunta ko, babalikan ko siya bukas. Tapos yung kikitain natin mamayang gabi. Pero alam ko talaga, yung kikitain ko mamayang gabi para sa ano ko, sa freezer, diba? Kasi ano yan eh, kanya-kanyang ano lang yan eh, araw-araw, di ba? Hindi araw-araw pang grocery. Naka-schedule tayo niyan, may sa alak, may time sa alak, may time sa soft drinks, may time sa mga gummies, candies, may grocery, di ba? May doon sa para sa mga hindi fast moving.
may grocery, may alingpuring, ganun lang yun. Kaya bukas talaga alam ko para sa freezer ko yung kikitain ko mamayang gabi. Pero dahil may babalikan ako bukas sa bayan, ayan, sa dun, siguro dun muna. Tapos dun naman tayo sa Ome Merchandise, ayan. Ano ba yung mga nabili ko sa Ome Merchandise na worth 1,300 lang siya. Ayan, bumili ako ng Bix. Ayan, mura sa kanila yung Bix. Ayan, wala pang 27 pesos. Samantalang dito sa Selena, sa binibilang ko sa Selena, nasa 29 something siya, ganyan. Kaya naibenta ko ng 35 kasi pinag-ano ko na siya, round off ko na ng 30 pesos. Nagpatong ako ng 5 pesos kasi hindi naman ito fast moving. Tapos ngayon, dun sa bayan, ayan, nakabili tayo ng ano lang siya, 27. Kaya bababaan din natin siya ng presyo. Dadagdag lang ako ng 5 pesos. 27, 28, 29, 30, 32. Nagbilang 32 or 33 pesos. Ayan. Wala alam sa boteka rito sa amin. Magtatanong pala ako dito sa boteka kung magkano ganito para isusunod na lang natin yung price, diba? Ayan, guys. Dilim na naman. Ayan, guys. Hindi naman talaga ako... Hindi naman talaga... yung totoo na ba talaga? Ayan, nasadya ko lang naman talaga sa bayan, di ba? Yung mga hindi naman or wala sa grocery. Pero nakapamili pa rin naman tayo ng konti na meron sa mga online natin. Dahil, syempre, nandun na rin lang naman ako. Hindi ko na sayangin yung pagkakataon. Bumili ako ng, ayan, sunset. Ayan, buy 11, get 1 free. Tapos, Head and Shoulder. Dab at saka Palmolive ito. Ito yung aking fast moving Palmolive. Tapos Head and Shoulder na pink. Ay nabentahan ko na ng shampoo lahat ay 7 pesos. 7, ang dilim. Ayan, nabentahan ko ng mga shampoo ay 7. Tapos ito colors, ang bentahan ko nito ay 12 pesos. Tapos ito. Kumuha ko ng dalawang 8x11. Ayan. Kasi meron pa ako diyang 8x11, isang ganito na lang, kaya dinagdagan na natin kasi ito lang yung talaga mga sinasadya ko sa bayan. Tapos ayan, cream set. Meron din naman ito sa ano, meron din naman ito sa grocery pero bumili na rin lang ako. Tsaka napansin ko bago na yung ano ng cream set, ayan, lumaki na siya. Pero ganun pa rin naman, same price pa rin, 7 pesos ang bentahan ko. Tapos, bumili tayo ng kandila. Ayan. Ito, diba? Ito, at saka ito. Maliit. Number 3 at saka number 6 yung kandila. Hindi ko alam, pero nabibili talaga yung kandila sa akin. Brown out siguro sa kanila. Tapos ito, wala. Apat na sure. Ayan, mamaya i-double check ko yung resibo natin kung apat din siya kasi alam ko ang isang ganito ay 11. Ang isang ganito ay 5 piraso pero ito ay apat lang. Hindi ko alam kung na-check ito nung nag-ano. Apat na colors. Ayan, nabentahan ko nito ay 22. Ayan, 22 pesos. No. Giniagawa mo. Ayan guys, ang bentahan ko nito ay 22 pesos. Ayaw talaga, ayaw lumiwanag. Tapos ayan mga keratin 8 pesos. Tapos bumili ako ng dalawang dosena keratin gold, ayan 8 pesos. Tapos bumili din ako ng ano ng ayan scotch tape, di ba? Ayan. Meron akong scotch tape na tag 7, tapos ito bumili ako ng tag piso kasi yung mga bata minsan hindi ko alam kung ano ginagawa nila. Hinahanap pa yung tag piso. Ayan. Tapos sa labas naman nakabili ako ng asukal. Ayan. Apat na puti at saka apat na segunda. Ayan, ang bili ko rito ay 100 pesos. Tapos yun lang. Tapos meron pa pala guys, kanina pala habang nasa bayan ako, habang nasa Ome Merchandise ako, ayan, nagbukas ako ng data, may mga chat na pala yung anak ko
na meron daw akong deliver from grocery. Ayan, nakalimutan ko siya. Kaya, sorry, grocery. Nakalimutan ko talaga. Buti na lang, worth 1,300 lang siya. Kaya kahit papano, andito naman yung kanilang mga tita. Tapos, ano, isang jean lang yun. At saka, jean at saka ano yun? Skyflex, yun. Yun lang naman yun. Siguro kaya ako siya nakalimutan dahil pagkakatanda ko, sabay sila ng order ko nung nakaraan, di ba, may hatid ako. Kaya lang, hindi siya inabot ng cut-off. Kasi may cut-off lang yung grocery. Kailangan 2 PM makapag-order ka. Kapag hindi ka umabot ng 2 PM, another date yun. Medyo matagal-tagal ng konti. Kaya siguro nakalimutan ko. Ayan. Buti na lang, 1,300 plus lang siya. Tapos may mga naiwan akong coins. Yun daw yung binayad nila. Tapos ngayon lang, habang nagbablog naman ako, di ba, halos nasa edad na ako, na ipamili ko na sa bayan. Tapos, dumating naman yung ice cream. Buti na lang, worth ano lang naman siya, 1,300 plus din. Parehas lang sila ng grocery, nasa 1,300. Kaya kahit papano, may naibayad pa rin tayo. Sabi ko nga, aba, ano ah, kahapon ko kayo hinihintay, bakit ngayon lang kayo dumating? Sabi ko, wala na akong budget, wala na akong pambayad. Biniro ko lang naman. Kaya yun lang guys, thank you for watching. Siguro bukas, babalikan ko yung naiwan ko sa bayan. Kaya yun, sana meron tayong budget papuntang bayan. Kaya yun lang guys, thank you for watching again and again.